Good morning po. Ako pinapakilala ko po itong si Junel na gumawa ng rep ko. Itong rep ko, ang sira niya, lumalamig dito sa taas. Tapos dito sa baba, hindi lumalamig. So ngayon, okay naman itong gawa niya. Perfect po ang gawa niya. Thank you po. Siya po si Junel. Yan. So good day mga katropa. So nandito ako sa bagong silang Caloocan Phase 4. So may check ako dito na rep ngayon. So bali gagawin ko na ngayong araw kasi kahapon na-check ko naman na to. So bali isi-share ko na lang sa inyo para at least may konting idea rin kayo kahit papaano. So ito is non-frost na refrigerator. Ang brand niya is Higher. Yan o. Higher. So ang concern dito ni customer is lumalamig naman itong freezer. Pero itong chiller sa baba, yan. Hindi siya nakapagpalamig. Ito. So good naman yung ating supply sa compressor. Good naman yung ating PCB. Working naman siya. Maganda naman yung lamig dito sa may evaporator niya. Yan dito sa freezer. So yun nga lang, hindi lang niya napapalamig itong sa baba, itong chiller. So check namin kahapon to. I-share ko na lang din sa inyo. May part kasi dito na open line na siya. Kailangan kasi may contact siya. So yun, papakita ko naman sa inyo kung anong parts yun. So ito, yung no-frost. Ito, sa pilip ko. Yan. So sa pagbukas pala nating makatakip na itong ng evaporator niya is ayan, wala na pala tornilyo to kasi may nag-check na ito. Ang una kasi nag-check na ito, sabi babalikan, pero umuwi na po ng probinsya, nanay. Umuwi ng probinsya. So ito, wala na sa tornilyo. Yan, may mga tornilyo naman dito. May secret lock rin. Yan. So wala na. Ang gagawin nyo, hilain nyo lang siya dito. Yan. Tandahanin nyo lang kasi para hindi mabasag. So ito ang ating makikita dyan. Yan, ito yung blower nya. Kung papansin nyo, tanggal dito sa mga socket. Kasi nga, chinek ko na kahapon to. I-share ko na lang. Yan. Kung mapapansin nyo rin to, putol na. May putol dito na wire. Yan. Kasi ito, may yellow naman dito. Okay na may yellow dito, yan. Malakas naman mag-yellow dito yung freezer niya. Yung wala lang sa baba, hindi na napapalamig. Kasi nabablock ng yellow. Yan. Ang galing pa nyo. Kung mapapansin nyo to, tinanggal ko na to kahapon. Yan. Meron siyang thermal fuse. Bali, dalawa to mga katropa. Ito yung isa. Kasi nga, pinull out ko kahapon para mabilang ko din. So, yan. Ito sila. Magkasama tong dalawa. Yan. So, ito. Konektado to sa heater. So, pag open tong fuse natin, possible yan na hindi niya mapapagana tong heater. So, check ko naman tong heater kahapon. Good naman siya. Kasi ang nakuha natin na ohms is 300. Yan, 300 something. So good pa ang ating heater. So ngayon, ang naging problema lang pala is itong thermal fuse para mapagana niya yung pinaka-heater. Kasi pag nag-heater na siya, pag dumating na sa heater, is hindi nagagana. Hanggang sa maubos na yung timer ng heater, babalik na naman siya sa cooling, palalamigin na naman ito.
Kasi nga, hindi niya natunaw yung ano, lalamig yan. May ipon ang may ipon. Hanggang sa magbara yung daanan ng chiller. Yan, para sa chiller dito. Yan. Pag lumubo na yung pinakayelo dyan, aabot na yan dito sa baba, mabablock niya na. So, hindi niya mabibigyan ng lamig yung para sa baba. Dito na lang siya sa taas. Pwede rin siyang tendency niya, mailock na yung pinaka-blower na ito. Hindi na rin mapaano. Kaya importante dito sa Nopros, itong heater. So, ito, yan. Check it natin. Yan. Itong thermal fuse, dapat may continuity ito. Kailangan may contact sila. Okay. Yan. So, dapat may ganyan siya, may contact. So, itong isa is open na. Yan. Open na ito, mga katropa. Yan. Tinanggal ko na rin eh. Yan. Tingnan nyo. Wala tayo nakukuhang yan. Reading. So, ang value nito is ito na lang, yung binili ko kahapon. Ang value nito is 10 amperes. 10 amperes, 250 volts. Yan. Kita ba? Yan, 10 amperes, 250 volts. So, ito yung binili natin na thermal fuse kahapon. Tignan nyo. Yan. Dapat may continuity siya. Kasi kung mag-open to, tapos nakalign niya sa heater, ibig sabihin, hindi niya mapapagana yung heater. Kasi nga, open line siya eh. Ang gagawin natin dito, papalitan muna natin siya ng thermal fuse para at least gagana itong heater. So, yung paanda rin naman natin to, pero hindi ko naintayin na gumana kasi good naman yung ating heater. Ito lang yung papalitan natin, thermal fuse. Tapos, ito nga pala yung sensor nga. Yan. Ang sensor nga is makuha natin reading 1.5 5 7 6. Siya nag-iba-iba. So yan, good pa yan kasi 5.5 something pa siya. So, ibabalik lang natin itong sensor. Yan. Dito siya nakalagay, mga katropa eh. Yan. So, ipipix ko na lang yan mamaya. Yan. Pinapitan natin yung sensor. So, itong thermal fuse naman to, ang gagawin natin dyan is itatap din natin siya sa heater. Yan. So ito, itatap ko muna itong thermal fuse natin. Yan. Ilagay muna natin dito. So wala kasi naghahanap na wala kasi nag-aakot ng camera, kaya hihinang ko muna siya rito. Yan, kakabit muna natin. Importante itong thermal fuse. Yan, mga tropa, mga fuse. Kasi safety yan sa ano natin, kuryente. So, hihinang ko muna.
Yan, so yan mga katropa, pagkatapos yung hinangin o kaya ilagay nyo na yung pinaka-contact ng thermal fuse, i-double check nyo itong socket. Yan, i-ready nyo yung heater kung may makakuha kayo. Kasi kung wala kayong makakuha dyan, ibig sabihin, wala pang contact yung dalawa. Yan, i-ready natin. Yan. So may nakuha naman tayong reading, ibig sabihin goods na tong heater natin. So ibabalik na lang natin siya para ma-testing. Yan. So yan mga katropa, nabalik ko na yung mga parts na napalitan natin. Good naman si ating sensor. Pinalitan natin isang thermal fuse. Yung isa naman is good naman. So yan, may reading din naman yung heater natin. At good naman yung sensor. Good din naman ang ating blower. Yan. So mga katropa, ang mga ganitong no pros kasi madalas sakit to. Nag-iyelo naman itong taas pero hindi niya mapalamig yung baba. Ibig sabihin, yung pinakahangin, nabablock niya ng yelo. Kaya hindi na pupunta rin yung para sa chiller. So, pag ganun, normal naman yung lamig niya. Pag sinabi ni customer, ay, hindi na nakapagpalamig ng ano. So, wag tayo mag-re-process agad mga katropa. I-check muna natin itong, yan, lalo pag-inverter. Check muna natin itong compressor. Amperes niya, kung may refrigerant, tapos itong board, kung okay naman yung supply na nilalabas niya. So yun, pag good naman to mga katropa, at alam niyo naman umiinit dito, yan, nag-iinit condenser niya, maganda init. So, pag tinanggal niyo naman itong harap, pag tinanggal niyo naman itong harap, is maganda naman yung lamig, huwag natin re-refresh agad. So, ang una natin i-check itong sensor. Yan. Inverter, lalo sa inverter na no pros. So kasi itong anong sensor na to, ito yung nagkukumad ng para sa cooling, heater, yun, siya yung nagkukumad niya kung kailan niya pagaganahin yung pinaka heater o kaya yung cooling. So i-check natin to. Ang reading kasi ng iba, meron tayong makukuha dyan na 1.5 ohms, meron din tayong 2 ohms, meron din 5 ohms, iba-iba. Pero pag na-reading niya na 100 na lang, kailangan kasi 1,000 eh. 1,500, 2,000, 5,000, ganun. Pero pag nag-reading kayo niyan, 500, 300, basta katas fluctuated yung reading nyo, papalitan nyo na yan, ibig sabihin may problema na to. So, yun din dahilan para hindi niya mapagana yung heater. At tapos, itong mga thermal fuse, yan, ito. Yan, importante rin yan. Kailangan, sila, may contact sila. Yan. Pag open line yan, ibig sabihin, hindi talaga gagana yung heater. Kahit buo yung sensor natin, yung heater hindi niya pa rin papagana. Kasi nga, walang supply na dadaan dyan para sa heater. Kasi nga, open dito sa isa. Yan. So, yun lang. Huwag tayo basta mag-reprocess ng mga ganitong non-pros kung sabihin ni customer na hindi malamig. So, check muna natin mga parts. Kasi mostly talaga din sa no-pros, nagiging problema yung itong sensor. Yan. Pag hindi nagka-cut off yung pinaka-freeze niya, o kaya nabablock na to. Nabablock yung freezer, tapos yung daluyan ng hangin para sa chiller is nayayeluhan na rin yan. Kasi nga, tuloy-tuloy yung lamig niya. Hindi na nag-heater kasi importante itong heater sa non-pros. Kasi nga, ito yung nagtutunaw at nagko-control ng yelo. Kaya tinawag tayong non-pros yan.
ibabalance niya yung pinaka-yellow dito sa freezer para hindi niya ma-block dito. Yan, ito naman blower kasi yan. Pwede rin kainin ng yellow yan. So, yun lang yung naging problema, mga katropa. Ito lang naman thermal fuse. Share na lang dito sa mga baguhan. So, para sa mga baguhan lang, alam po sa kasi mga expert dyan. Easy na lang sa kanila to. Share ko na lang dito sa mga baguhan. So, bago tayo mag-reprocess, check muna natin maigi. Double check muna natin mga parts kung goods pa ba o hindi. Kasi, kung sira na yung mga parts niya, kahit i-reprocess, may walang magbabago. So, ito lang naging problema. Kaya hindi gumagana yung heater kasi nga open yung isang thermal fuse. So, share lang natin mga katropa. Thank you and God bless.